sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Subscribe to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, to hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta and their ideals to the best of my ability, and maintain
my power and capacity. So help me God. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa Bagong Milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga isyu sa gobyerno, mapalukal man o nasyonal. Ayan, ang CDC naman po ay naglilikaw, naghahanda na posibleng para sa paglaganap ng sakit upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na o umano o tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo kasama si Lionel Tobias. Mali kayong magbigay na iyong opinion sa bawat isyo kanyang tatalakayin. Pagpasok at simula ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo kasama si Randel Villalos. Ahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo mo sa unay, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Talong Barangay kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabunutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa ang proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado natin na dito pala po sa amin ay maayos na huna. At ang programang talakayin, rubisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, trawa, mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 4 hanggang alas 6 na umi, kasama si Rosel na ating mga politiko, programa na ito ha, kabilaan, kanilang kanaman, pag-ikot, at siyempre, baka mamaya masilat, o baka naman mamaya masulot, ng kanilang mga constituent na sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Noob na mga katropa! Hello, magandang hapon po sa lahat ng aking mga taga-subaybay, taga-pakinig, ha? At taga-panood din po. Dito naman po ang inyong lingkod, Brother Rudy Ora ng 4K. Kakampi, Kasangga, Kaibigan at siyempre ang katropa. Ayan ha. Isang maganda at maulang hapon po sa inyong lahat sa buong Pilipinas. At hindi lang yan, siyempre yung ating mga papantagapakinig na nandyan sa labas po ng ating bansa. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod at ako humingiwan ng pamanin. Ako'y lumipat po ng araw ng aking programa sapagkat may mga bagay po talagang medyo makakasagabal po at hindi po natin ito magagampanan. Kaya sana po samahan po ninyo ako sa tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 2 ng hapon at hanggang alas 3 po. Ha, isang oras po tayo magkakanig, magkausap, magkikita at magkakaparinigan o magkadinigan. Ha? Muli po, naka-open po ang aking programa. Nandyan po, open po yan sa komento o ano pa po ninyong gustong gawin, suggestion na makakatulong po sa ating programa ay
Bukas po yan para po sa inyong lahat, ha? Talagang nakakamiss po kayo. Tagal po natin, hindi na naman nakapag-usap. Ilang araw din po yun, no? Talagang, kaya lang, yun lang po talaga ang ating pagkakataon na tayo magkausap. Muli po, naririto po muli tayo at sana wag po kayong alis dyan. At syempre, bago po ako mag-umpisa, kailangan po muna natin magpasalamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan. Syempre, una po nagpapasalamat po ako kay mahal nating Mayor Joy Belmonte sapagkat sa ginawa na naman po niyang tinatawag natin na pagkanyang pag-iipon sa lahat po ng mga organisasyon sa buong Quezon City, ha? Mga 4,000 pong mahigit yan na organisasyon at ito'y ginawa pong dalawang setup upang magkaroon po ng mga representante ang lahat ng sektor na nakakabilang po dito sa ating lungsod Quezon. At tunayan nga po ang inipong lingkod ay isa rin po na nakabilang dyan at nakasama nitong nakaraang Friday na nagkaroon po ng ginawang eleksyon sa mga sektoral. Dito po ay ginanap sa loob po ng circle, doon po sa pinakamalaking covered court. At talaga napakadami pong tao na naroon kapon, mga 2,000 po yan sa akin pong estima. At talagang okay naman po yung mga pagkilos at talagang masisipag po mga tawa po ng BCRD, ha, sa pamuno po ni Sir Cruz. Kaya talagang saludo po kami, Mayor. At alam ko rin po ngayong araw na ito ay ginaganap po muli ang isa na naman pagtitipon din doon sa iba pa pong sektor na hindi pa po nakapagpili ng kanilang mga mamumuno sa bawat sektor po nila. At syempre pagkatapos po niyan, mag-iipon-ipon na po lahat ng mga presidente ng tinatawag natin ng mga sektoral at sila po ay pipili ng mga ilan o ng isang mamumuno para sa pangkalahatan sa kanila pong binubong isang organisasyon muli na para sa pagtulong sa mamamayan ng Quezon City. Ayan. Ha, muli po, maraming salamat po, mahal na Mayor Joy Belmonte. At nais ko rin po siyempre i-share na noong Friday din po kahapon, nagkaroon din po ng tinatawag nating caravan sa aming barangay at ito po ay ginawa sa Maynabal. Andyan po kahapon, andyan ang merong sa pakakuha ng QCID, senior citizen, meron din po silang medical check-up, nandyan po yan, may kasamang gamot yata pagkakanam ko. At marami pa hong iba na talagang nilapit na po ng ating mahal na mayor sa mga barangay. Hindi lang po yan sa aming barangay magaganap, sa buong Quezon City. Ganyan po kamahal ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte ang ating kabarangayan o ang ating mga mamamayan sa ating Quezon City. At ganyan din po, nagpapasalamat din po ako sa ating butihin at napakagaling at napakasipag na congresswoman ng District 6, si Maribek Cop Pilar. Ayan, ma'am, congrats po sapagkat sa ngayon po ay nagdadaos din sila ang tinatawag nating pampalakasan pangkabataan. Meron po silang ginaganap na barangay youth sport fest. Nandiyan po ay may basketball at volleyball, ha? Kaya galingan po lahat ng mga barangay na kasama po dyan sa paligsahan yan. Kaya muli po, maraming po salamat sa lahat po ng mga talagang masisipag na servisyong publiko. Siyempre, nandiyan din po ang isa nating konsehal na napakasipag din, ang kidlat ng distrito sa East, ha? Konsehal Panjo Pilar. At siyempre, ang tinatawag natin Coco Martin, ha, ng District 6. Masipag din po yan at pati ang kanila mga tao, ha, mga kanilang mga coordinator. Si Kuya Vic Bernardo. Ayan, isa po yan sa isa rin masipag. At siyempre, hindi po magpapatalo. Nandyan po yung mga kababaihan naman. Katulad po ng ating konsehal Doc Eli Juan. Ha, na talagang suportado po ang distrito sa East. Siyempre, particular din po ang aming barangay, ha. Hindi po nila pinababayaan ang mga lahat na nakaupong konsehal. Siyempre, nandyan din po si Christine Machas. Ayan, si Bito Soto, si Konsehal Bito Soto. Siyempre, si Konsehal Eric Medina. Ayan, nandyan po sila talaga. Napakasisipag po nila. Kaya mabuhay po kayo at sana huwag po kayong magsawa na tumulong at maglingkod. Lalo na po sa taga-distrito sa East. Ayan, okay? O, siyempre, no, unang-una, pa gusto kong ipahatid na sa darating pong September 17, meron pong gaganapin na isang bonding celebration, ang Batch 80-81. Ito po ay gaganapin sa bahay ni
classmate, batch classmate Norma Roque. Diyan po yan sa Barangay Gulod. Sa loob po ng RP patungo Santa Lucia. Ang sponsoro, ang panahon pagdangal dyan ay ang aming isang kabats na napakabait. Talagang naglagak siya ng pondo para lang ma-meet niya po yung mga kanyang classmate, kaibigan, si RJ Juan po. Ayan, nandiyan po siya talagang. Andiyan din po siyempre masisipag po yung mga kabats ko na maalalay sa kanya. Nandiyan po sila Carmelita Sorel, Reyes, Rebecca Castillo, sila Gina Yabes, siyempre sila Bilan, Arnold Bilan, nandiyan po si Robert Santiago, si Kuya Obet, andiyan po sila, si paring Rolly Ko, sila po ang isa sa mga talaga nagiging abala sa sinasabing okasyon. Siyempre hindi rin yan magaganap din kung hindi rin yan, isa rin pinamunuan po na isa rin namin kabat, si Josepina Cabrido, yan, si Josie, yan. Talagang isang masipag din yan, kabats namin, ha? Mabuhay po kayo lahat na kabats, at sana magkita-kita po kayo dyan sa araw ng Sabado. Ayan, syempre, advance happy birthday sa aking mahal na anak, ang aking panganay, si Rodalyn Ora, siya po ay magbe-birthday sa September 18. Ayan, sunod ko na rin, syempre, baka naman ang akin din pong may bahay ay magbe-birthday din po sa September 23. Advance happy birthday sa inyo mga mahal ko sa buhay. Ayan, sige, mamaya na po tayo babating muli. At para mapunan na po natin ang ating programa, siguro po, ihatid ko po muna sa inyo ang ating weather report. Happy weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Inday with international name na Muifa. As of 4 in the morning, ay huling namataan ang sentro ni Bagyong Inday, almost 500 kilometers na lamang po sa silangan ng Basco, Batanes. Naglay ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour, so relatively malakas po ito na bagyo, at may pagbugso na hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea sa bilis na 20 kilometers per hour. So bagyang bumibilis po ito, no? Kung mapapansin natin yung ating latest animation, yung mga pag-ulan natin dito sa bahagi po ng Southern Luzon and Visayas kabilang ang Metro Manila nitong mga nagdaang oras ay dahil po dun sa trough o yung extension nitong si Bagyong Inday. At inaasahan natin ngayong araw, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Ito yung pinakahuling track nitong si Severe Tropical Storm Inday. Yung general direction niya sa susunod po na dalawang araw hanggang sa Monday ay pahilagang kanluran. At ito, kung mapapansin po niyo itong yellow circle na to, associated siya sa malakas na hangin. So kapag lumapit pa itong si Bagyong Inday, pagsapit po bukas, with around 300 kilometers na radius, ay posibleng bahagi po itong bahagi po ng Batanes and even Babuyang Group of Islands. So hindi natin tinatanggal yung possibility na magtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So makakaranas ng mga pagbugso ng hangin, Linggo at Lunes ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Within the next 12 hours naman or ngayong araw, posibleng lumakas pa into a typhoon itong si Bagyong Inday, at inaasahan hanggang sa paglabas nito ng ating area of responsibility ng Tuesday or Wednesday ay mananatili pa rin itong malakas patungo sa East China Sea. Yung mga pag-ulan po natin, aasahan dito kay Bagyong Inday ay dahil pa rin dun sa trough or yung extension nito. Asahan yung mga kalat-kalat na ulan at minsan malalakas ng mga thunderstorms, kidlat-kulog dito po sa Southern Luzon, Western Visayas at Western sections ng Central Luzon ngayong araw. Yung pag-raise naman po ng Tropical Cyclone Wind Signal, dahil bahagyan lumalapit doon sa ating pinakahuling track itong si Bagyong Inday, possible na mahagip itong Batanes and even Babuyang Group of Islands, possible tayong magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal, worst case scenario po natin yan. Kapag nag-expand ito or lumawak yung diametro po nito at lumakas pa bilang isang typhoon. In terms of yung mga pag-alo natin, inuulit natin, habang lumalapit po itong si Bagyong Inday, lumalakas yung hangin, so tumataas yung mga pag-alon natin dito sa may extreme northern Luzon. So possible na umakyat hanggang 4 na metro yung mga pag-alon doon or higit sa isang palapag po ng gusali over this
weekend. Pinag-iingat natin yung ating mga maliliit na sasakyang pandagat, bagamat mababa yung chance na magkaroon tayo ng gale warning. In terms of track and intensity, inuulit natin, generally pahilagang kanluran po yung direksyon nitong si Bagyong Inday dito po sa may Philippine Sea hanggang sa Lunes. And then pagsapit po ng Lunes hanggang Miyerkules, dyan na yung panorte o pahilaga na movement nitong si Bagyong Inday hanggang sa tumawid malapit dito sa may southern portion of Ryukyu Islands, part of Japan po yan, at sa may silangan ng Taiwan, at lalabas pa ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Tuesday or Wednesday. So at least tatlong araw pang mananatili dito sa loob ng ating PAR itong si Bagyong Inday. Ngayong araw naman po, dahil dun sa trough or yung extension ng bagyo, asahan po natin na maulap na kalangitan at mga pag-ulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pinaka-apektado ang Bicol Region, Calabarzon, ito rin pong Mimaropa, and even in Zambales and Bataan Provinces. So asahan po ngayong araw yung kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, posible itong magdulot ng mga pagbaha or landslides. Dito naman po sa Metro Manila, gayon din sa halos buong Central Luzon, mostly cloudy skies tayo or halos buong araw magiging maulap ang kalangitan. Bagamat nagpapakita naman si Haring Araw, mas mababa yung chance ng mga pag-ulan kumpara dito sa may Southern Luzon and Zambales Bataan area. Sa may Northern Luzon, asahan yung generally fair weather conditions or maaraw naman na kalangitan, umaga hanggang tanghali. Sa tanghali, asahan yung mainit at maalinsangan na panahon. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, may chance na maging maulap at meron din mga pulupulong pag-ulan at pagkitlat pagkulog, lalo na po dito sa Cagayan Valley, especially dito sa may Batanes and Cagayan provinces. For Metro Manila, ang temperatura 24 to 31 degrees Celsius ngayong araw, habang sa Baguio naman mula 16 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Western Visayas, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan, dulot po yung trough o yung extension nitong si Bagyong Inday. For the rest of Visayas, asahan naman halos buong araw din po magiging maulap. Umaga pa lamang, may chance na ng mga pag-ulan dito sa probinsya ng Negros Oriental. Habang sa tanghali, mataas din po ang chance ng ulan dito sa may Northern Samar, Samar Province, Biliran, and Northern portion of Leyte. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga pulupulong ulan pa sa malaking bahagi ng Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, tulad kahapon, ngayong umaga, asahan pa rin ang maaraw na umaga at mainit na tanghali, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius dito sa may Davao Region. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms na wala namang kinalaman kay Bagyong Inday. Wala naman tayong nakataas po na gale warning sa ngayon, no? Pero asahan natin, posibleng umakyat yung mga pag-alon dito sa may Batanes and Cagayan Provinces sa seaboards po doon. Mapanganib ito sa mga small sea vessels. In other years naman, posibleng na yung pinakamataas po na 2.5 metrong taas ng alon kapag meron tayong mga thunderstorms. Sa susunod na 3 araw over here in Metro Manila, asahan po bukas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. So mas improve yung weather natin bukas compared ngayong araw. At meron lamang mga pulupulong pag-ulan as early as morning, meron din po sa hapon at gabi. Pagsapit po ng Lunes at Martes, mas magandang panahon ang mararanasan, fair weather conditions, bagamat meron mga chance na mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. So ibig sabihin po, kahit nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday, wala naman tayong inaasahang class suspensions. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa malaking bahagi ng Cordillera Region, wala rin tayong inaasahan ng malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na epekto po ng either habagat o nitong si Bagyong Inday. So asahan natin bukas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan with some localized thunderstorms. At pagsapit ng Tuesday, mas mababa ang tsansa ng mga pag-uulan. Sa ating mga kababayan po dito sa Bicol Region, asahan din ang generally fair weather conditions, lalo na po sa Lunes at Martes habang lumalayo itong si Bagyong Inday dito sa Kabikulan. So asahan lamang bukas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron lamang chance na mga pulupulong pag-ulan. Sa atong mga kaigsoonan din sa Metro Cebu, mainam pa rin po na maglabas sa mga susunod na araw dahil aasahan ang bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan, mainit hanggang 32 degrees Celsius. Kung may mga pag-ulan man po, mostly ay sa Linggo ng hapon. At panghuli sa atong mga kaigsoonan din sa Metro Davao, asahan din ang mainit at maaraw na panahon sa susunod pa na 3 araw, posible hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature. Kung may mga pag-ulan man, mga isolated rain showers ito pagsapit ng gabi. Si Haring Araw ay sisikat 5:45 na umaga.
at lulubog ito 6:02 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Ayan po ha, ating mga sorry, kakampi, kasangga, kaibigan at katropa. Ano po, siguro po narinig po natin ang ating weather condition ha. Simula po ngayon hanggang mga ilang araw pa, ang inyong pong programa ay nagbibilin po sa inyo na ingat-ingat po tayo. At alam nyo naman, pag tayo po ay naambunan, andyan na po ang tinatawag nating ubo, sipon, lagnat. Ayan, at bandang uli, pag minalas-malas, pag nagpa-check up, anong sagot? COVID. Ayan ha. Kaya mga kasama, huwag mong kalimutang magdala ng mga payong, lalo sa mga nakamotor, kapote po tayo dyan kung kailangan nakabota para maiwasan po natin yung osteoporosis sa baha. Ayan, alam po naman po kasi natin na kung may sugat daw eh, dyan mabilis pumasok yan. Kaya lagi na po nang tatandaan, mag-ingat at ingat lamang po, yan ho ang isang magandang panlaban sa mga sinasabing sakit. Dito na po tayo ngayon, balita ngayon ha. Ito po, napakahalaga po nito. Mahigpit pong inaatasan, NTC sa telcos, i-block ang SIM card na ginagamit sa Texcam. Inaatasan ni National Telecommunication Commission ng NTC Commissioner Gamalier Cordova ngayong buwan ng Setyembre ang mga telecommunication company na Globe Telecom, Smart Communication at Dito Telecommunity na agarang pag-block sa mga SIM card na ginagamit sa panluloko. Sa kautusan ni Cordova sa telcos na magpadala ng text blast sa kanilang subscriber upang bigyang babala sa mga kumakalat na scam sa pamamagitan ng text na simula September 9 hanggang September 15 na pagpapadala ng mensaheng huwag pong maniwala sa text na naglalaman ng inyong pangalan at nag-aalok ng trabaho, pabuya o pera, ito po ay isang scam. Natasan din ng NTC ang lahat ng regional directors at mga officers in charge na ang ahensya na magpalaganap ng impormasyon hinggil sa panibagong scam. Ang mga official ng NTC at mga telco ay naatasan magsumite ng compliance report hanggang September 19, 2022. Samantala, nangako ang pamuno ng National Privacy Commission o NPC na poprotektahan ang data ng mga Pinoy sa kabila ng patuloy na pagdami ng personalized text scam. Kaya't nananawagan si Privacy Commissioner John Henry D. Naga ng kooperasyon ng lahat ng stakeholders tulad ng telcos, mga partner sa gobyerno at sa publiko na magtulungan para mapigilan ang text scam. Kaugnay nito, sinabi ni Naga na siya ay makikipagpulong sa susunod na linggo sa mga telco operators at kinaukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police at National Bureau of Investigation para resolbahin ang nasabing isyo. Ayan ha, mga kababayan, mga kapikasanggat kaibigan, alam na po natin ha, sabi nga daw nila talagang huwag dapat maniwala, lalo pat sinabing tumama ka sa loto na hindi ka naman tumataya. Wala ka pong tatamaan dyan, ha? Lagi natin tatandaan, anumang bagay na panalo, siguruhin yung kasali kayo para pag sinabing kayo nanalo, ay hindi po kayo naloko. Ayan. Okay? Dito naman po tayo sa susunod kong balita. Bebot tumalon sa 14th na palapag ng kondo, Todas. Lasog ang katawan ng 28-anyos na babae na pinaniwalaan nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon mula sa 14th na palapag ng isang condominium sa Pio del Pilar, Makati City kahapon ng umaga. Kinilala ang nasawing si Lori May Villa, residente ng Unit 1023 Cityland Tower 9 De La Rosa Street ng nasabing lugar. Nabatid na alas 5:34 ng umaga kahapon nang magdiskubre ang lasog at walang buhay na katawan ng biktima sa driveway ng nasabing condominium.
sasalaysay sa pulisya ng sikyo ng kondo na si Diosdado Luste na nakanarinig siya ng malakas na kalabog kaya pinuntahan niya ang pinagmulan at dito ay tumambad ang dugoang bangkay ng biktima. Batay sa CCTV footage, alas 5:19 ng umaga ay sumakay ang biktima ng elevator at lumabas sa 12th palapag at mula dito ay umakit ito ng hagdanan paakyat sa rooftop o 14th na palapag. Sa pag-responde ng mga investigador ay tinuwa ang unit ng biktima kung saan ilang beses pang kinatok ang silid hanggang sa nagising ang living partner ng biktima na kinilalang si Hai Yang Li, Chinese national. Nagulat sa ipinarating na balitang patay na ang kinakasama. Naikwento ito sa pulisya na nitong Huwebes lamang nang magtangkang tumalo ng mabiyat, tinuluyan ng kanilang kaibigan sa Oriental Place sa Chino Rose Street, Barangay Pio del Pilar. Ay nako, nakakalungkot po, no? Yung mga yung edad na ganyan, no? Batang-bata, talagang nako po. Ha? Huwag ho natin sayangin ang ating buhay. Ano man pong problema ay laging may solusyon. Lagi po ninyo tatandaan yan, ha? Huwag ho tayong basta nagdidesisyon ng mga bagay na masarap sa pakiramdam ninyo. Pero mas masarap po ang mabuhay kahit po tayo naghihirap. Ayan, ha? Paalala po yan. Buhay po sa inyong kakampi, kasangkat, kaibigan at katropa. Ito, ha? Kelot, timbog po sa 6.2 milyong damo. Ayan, ha? Marihuana. Isang lalaki na sangkot sa illegal na droga ang nasakote ng mga otoridad sa isinigawang bypass operation sa Caloocan City kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na nakakulong na sa detention ng Caloocan City Police na si Jenny Roy Dairit, 24, ng Hermosa Street, Tondo, Manila. Sa ulat, alas 6:05 ng umaga na magsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Caloocan Police sa second floor unit ng 2G Building 361 Barangay 18 ng lungsod na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect ng makatransaksyon nito ang isang undercover na pulis at makabili ng 1 kilo ng marihuana. Narecover ang 52 pirasong bricks transparent plastic wrapped na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na nasa 52,000 grams at may standard drug price na 6,240,000, isang genuine na 1,000 piso bill at 8 pirasong 1,000 pesos bottled money. Kasong paglabag sa Section 5, Selling of Dangerous Drugs at Section 11, Possession of Dangerous Drugs, Article 2, of RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sinampa ng pulisya sa suspect. Ay nako. Ha? Tingnan niyo no, mga bata pa, 24 anyos, talagang Diyos ko po. Ay, instant money po kasi yan, mga kakampi, kasangga, kaibigan at katropa, talagang diyan sila ay nagbubuhos ng tinatawag nating panahon dahil alam nila instant money. Ito naman po, isa rin pong mahalagang balita, ha? Balita ngayon, ito ay tungkol po naman sa Barangay SK election, Sangguniang, ha? Comelec Chief, pabor sa pagpapaliban ng Barangay SK election sa December. Nihayag kahapon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa deliberasyon ng House of Committee on Appropriation sa panukalang 5.2 bilyong pondo ng komisyon para sa taong 2023 na pabor siya na ipagpaliban ang pagdaraos ang Barangay Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE na itinakda sa December 5, 2022. We should postpone to allow more voters to vote and more voters to choose their leaders for the SK and Barangay Eleksyon, payag ni Garcia sa mga mababatas. Sinabi ni Garcia na nangangailangan ang COMELEC ng tinatayang 10,858,000,000 sasagawa ang BSK sa December 2023 at karagdagang 9.5 billion kung gaganapin naman ito sa Mayo 2023. Nang may tanong naman si Garcia kung handa ang COMELEC na ituloy ang
BSK election sa December 5 ng taong ito ay sinabi ng opisyal na nakahanda ang COMELEC at patuloy ang kinilang preparasyon para dito. Sinabi ni Garcia na sa 8,441,281 alokasyon sa pondo ng poll body sa December 2022 BSKE at nasa 7,587,346 million pa ang reserve funds o natitira sa kanilang budget. At bukod dito ay mayroon pang 1.5 billion na nalalabi sa pagdaraos ng May 2022 national at local election. Ayan ha, nakita po at narinig po natin ha, na talagang mayroon pa rin na problema ha, na kinakaharap ang tinatawag natin SK election o Barangay Sangguniang Kabataan ha. Medyo magbe-break po muna ako pansamantala ha, at maya-maya lang po ako ay muling babalik. Ito ang mga programa ng inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa Bagong Milenyo. Milenyo Online TV, makatrata mo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programa ng Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora, tatalakayin ang mga isyu sa gobyerno, mapanukal man o national. Ayan, ang higisin naman po ay susuli ka o naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na o umano o... Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo kasama si Lioli Tobias. Mali kayo magbigay na iyong opinion sa bawat isyo kanyang tatalakayin. Pagpasok at simulan ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Grabe. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo. Kasama si Randel Villaros. Ahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Dalang Barangay kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nag-asabulutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay pupulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado natin na dito pala po sa amin ay maayos na huna. At ang programang talakayin, revisahin, opinion, palawakin, aksyonan, trawa, mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 4 hanggang alas 6 na gabi, kasama si Rosel Montes. Ang mga politiko, kabila ang kanilang kanunang pag-ikot, at siyempre ay baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Noob na mga katropa! Okay, ito na po muli, ano? Siyempre, ayan, batiin po natin si Maria Lourdes Biscayda is watching with me. Ayan, ha? Ayan po, ha? Okay, kamusta ka dyan, ha? Ate Lourdes, Biscayda, ha? Kamusta ka dyan? Ingat-ingat, ha? At alam mo na,
ang panahon natin maambo na talaga maulan. Ha, baka tayo mabasa, alam mo na. Okay, syempre at maraming salamat sa iyong pag-watch. Okay, balik na po tayo. Ito na ho, ha. Manila City Jail, Operation Greyhound. Mga kontrabando na samsam. Tumambad ang iba't ibang kontrabando nang magsagawa ng Operation Greyhound sa Manila City Jail kahapon ng umaga. Bagamat walang nasamsam na illegal na droga, ay kabilang naman sa nasabat sa operasyon ay gaya ng kutsilyo at cutter, pang-ahit at toothbrush, ballpen at mga lapis, mga pliers, bakal, mga basag na salamin at iba pa. Ang malaki ang operasyon Greyhound na ito sa Manila City Jail ay sinigawa 2 taon na makalipas pa pumutok ang COVID-19 pandemic. Katuwang ng Bureau of Jail Management ng Penology o BJMP sa operasyon ang Manila Police District o MPD at Bureau of Fire Protection BFP alinsunod na rin sa utos ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Sa Manila City Jail, nasa 4,701 ang mga person deprived of liberty o mga PDL sa male dormitory habang 1,040 naman na PDL sa female dormitory. Ayan, ang galing talaga ng ating mga kapulisan. 3.7 billion nila ng DBM para sa feeding program ng DSWD. Naglaan ang Department of Budget and Management, DBM, ng 3.7 billion sa Supplementary Feeding Program o SFP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa umigit na kumulang 1.8 milyong mga bata na naka-enroll sa mga child development centers na pinapatakbo ng mga local government unit. Bukod pa dito, nasa 157,968 malnourished na kabataan ang makikinabang sa milk feeding program. Ang SFP ay binubuo ng 2 sub-program o regular na pagpapakain at pamamahagi ng gatas. Ang unang sub-program ay makakatanggap ng 3.1 billion na lokasyon at ang pangalawa naman ay 360 million at ang natitira naman ay 181.9 million ay inilaan para sa administrative cost ng SFP. Ang Department of Social Welfare and Development ang pangunahing ahensya na magpapatupad ng programa ng SFP para sa mga batang kulang sa nutrisyon na may edad 3 hanggang 5 taong gulang. The future of our country lies in our youth. Kaya naman dapat tiyakin natin ang mga bata, lalo na iyong mga nasa formative years, ay hindi malilipasan ng gutom. We want our children to eat healthy and live healthy, wika ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Noong 2021, may kabuuan 1,685,170 maliliit na bata ang nabigyan ng nutrisyon sa pamagitan ng SFF. Ayan ha. Ay salamat naman ha. Galing talaga ng ating secretary ng DSWD, ha, ni Sir Tulpo. Ayan, okay. Holdupper sa mga convenience store patay sa inkwentro. Napatay ang mga otoridad ang isang lalaki na umano ay responsable sa sere ng holdapan sa mga convenience store sa nagaganap na shootout sa Rodriguez, Rizal kahapon ng madaling araw. Inalampan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng napatay na suspect habang tinutugis ang 2 nitong kasama. Ayon kay Colonel Dominic Bakay, Rizal Police Director, nang bago naganap ang shootout, alas 3:30 ng madaling araw ay nagpapatrolya na ang mga pulis sa lugar nang humingi ng saklolo ang isang sikyo dahil sa umani pang-hold up ng 3 lalaki sa binabantayan nitong convenience store sa kabahan ng kasada na sakop ng Barangay Burgos. Patas na ang suspect na dumaan sa bubungan
nang dumating ang mga pulis na kung saan ha, sa halip na sumuko ay pinutukan ng mga ito ang mga otoridad. Gumanti ng putok ang mga pulis at napatay ang isang suspek habang nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Talaga naman, sa hirap ng buhay, sabi nga daw nila sa hirap ng buhay, pero hindi po dapat sapat ha, mga kakampi kasangkat kaibigan o katropa ang mang-hold up sapagkat yan po ay tsamba lang ha. Hindi po tayo pwedeng tsumamba lang sapagkat ang buhay ay napakahalaga. Ito naman po, ah, galing kay BBM. Marcos, nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., siya isang leader ng buong mundo na nagluluksa sa pagpanaw na Queen Elizabeth II na pinakamatagal na namunong British monarch. Nilarawan ni Marcos ang pagkamatay ng 96 taong gulang ng monarko bilang isang malaking kawalan sa buong mundo. Sinabi ni Marcos na labi siya nalulungkot sa pagkamatay ni Queen Elizabeth II. It is with profound sadness that we receive the news of passing of Her Majesty Queen Elizabeth II in Balmoral Castle yesterday evening, ani Marcos. Sabi ni Marcos na maalala ang reyna sa pagpapakita ng dakilang dignidad ng isang tunay na monarko, pagtupad sa tungkulin at debosyon sa lahat ng nasasakupan niya. Ayon pa kay Marcos, ang sambayanan ng Pilipino at ang mga nagtatrabaho sa England, bagamat hindi sakop ng reyna, ang nagkakaroon ng tinding pagmamahal kay Queen Elizabeth bilang isang reyna, bilang ina at bilang isang lola. Si Queen Elizabeth II ang pinakamatagal ng monarko ng Britain at namatay na mapayapa noong Webes ng hapon sa Balmoral Castle, ang kanyang tahanan sa Scotland ayon sa isang payag ng Buckingham Palace. Ang kanyang huling pagpapakita sa publiko ay noong Platinum Jubilee noong Hunyo, ang reyna na naluklok sa trono noong 1952 pagkatapos namatay ang kanyang ama at naghari sa loob ng 7 dekada. Siya at ang kanyang yumaong asawa, si Prince Philip, ay may 4 na anak. Si Prince Charles ang tagapagmana ng trono, Princess Anne at Princess Andrew at Princess Edward. Ayan. Ha? Condolence po ha, buhat po sa kakampi, kasangga, kaibigan at katropa dito po sa Millennial Online TV sa bagong generasyon sa pag panaw po ng ating mahal na reyna na si Queen Elizabeth II. Ayan, ito. Dito na po tayo tumungo sa tinatawag nating balitang sports. Ayan. NCAA, mas marami na ang makakapanood. Ayan. Dahil po sa GMA Network, mas marami na nga ngayong nakakapanood ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Pansin ko, iba talaga ang alagang kapuso dahil all-out support ito sa First Athletic Collegiate League ng Pilipinas. Simula kasi ng GMA ang naging broadcast partner ng NCAA, mas marami na ang exposure ng liga at ng mga student athlete nito. Ngayong simula na nga ng season 98, mismong sa GMA mapapanood ang live opening ceremony, tampok pa siyempre ang mga higanting talent ng GMA. Mapapanood namang muli sa GTV ang mga live game ngayong season tuwing Tuesday, Wednesday, Friday hanggang Sunday sa ganap na alas 12 ng tanghali. Bago man ang formal na pagsisimula ng season 98, napapanood na ng ang Game On, ang NCAA Primer na umere mula September 5 hanggang September 9, ganap na alas 10:30 ng umaga sa GTV. Patuloy naman ito mapapanood in between games ng NCAA Season 98. Bukod sa pre-TV airing sa GTV, libre rin ma-access ang netizens ang live stream ng bawat game sa website ng social media account ng GMA. NCAA Philippines website, Philippines Facebook page at YouTube channel. Available rin ito sa GMA Sports Facebook at Twitter page. Hindi rin papauli ang mga kapuso
abroad dahil mapapanood ang NCAA sa GMA Pinoy TV at GMA News TV. Ayan ha, ngayon po ay opening at ang alam ko po ay ginaganap po yan ngayon sa Araneta Coliseum. Ayan ha, mabuhay ang mga atlet natin sapagkat dyan din po tayo kumukuha ng ating mga magiging pambato, pangpalakasan sa tawag ng sports, volleyball, basketball ha. Ayan ha, mabuhay po kayo, lalo-lalo na po ang bumubuo ng NCAA. Ayan. Balitang volleyball po tayo, mga kakampi, kasangga, kaibigan at katropa. EAC, AU, SBU, MU sa NCAA Opening Day. Dalawang laro ang agad na masisilayan sa pagbukas ng NCAA Season 98 ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum upang magtuos ang season host Emilio Aguinaldo College at Arellano University sa alas 3:30 ng hapon, na susundan ng pagduduelo ng San Beda University at Mapua University sa alas 6 ng gabi. Magkakaroon ng isang simpleng opening ceremonies sa alas 11 ng umaga upang formal na buksan ang pinakamatandang liga sa bansa. As we begin Season 98, the Philippine First Collegiate Athletic Competition remains steadfast in instilling values in our student. Achieve greatness every day. We continue to inspire everyone to do their best in everything they do. Every day, and the NCAA Season 98 Policy Board Director Jose Paulo Campos ng Season Host Emilio Aguinaldo College. Wala sa opening day ang reigning champion, Colegio de San Juan de Letran, dahil sa safety ang and health protocols. Kaya naman tutok ang atensyon sa last season runner-up, Mapua, at dating kampiyong San Beda. Huling nagharap ang Cardinals at Red Lion sa semifinals ng Season 97. Pinataob ng Mapua ang San Beda sa bendisyon ng 76-67 panalo sa do or die game sa semis para umusad sa best of 3 championship round laban sa Letran. Subalit hindi pinalad ang Cardinals ng lumuto sa Knights sa final series. Ngunit ibang usapan na ang Season 98 dahil marami ang nagbago sa lineup ng lahat ng tropa, kabilang na ang Letran na nabangasan ng dalawang key players o nabawasan sa ngalan ni Renz Abando at Joe Ambuhot. Kaya naman, may ituturing na balanse ang season nito dahil sino man ay may kakayahang magkampiyon. Ay, ayan ha. Ayan na po talaga. Ngayon po ay nagsisimula na po ang mga laro dyan. Kaya yung mga talagang panatiko sa sports, dyan lang po ha. Tingnan lang po ninyo, manood po tayo dyan at masasabi natin na talagang ayan ha. Balitang gilas po tayo ha, mga kakampi, kasangga, kaibigan ha, yung mga talagang taga-subaybay ng ating gilas. Ito po, ako yung may balita. Hindi lang mo sa kababaihan, sa kalalakihan, syempre yung division ng kababaihan. Gilas Girls, asam na makalapit sa Division A promotion. Tatangkayin ng Gilas, ha, Pilipinas Girl, na makalapit ng isang hakbang mula sa Division A promotion sa pagsalang sa semifinal ng 2022 PIBA U Under 18 Women's Asian Championship Division B sa Koramangala Indoor Stadium sa Bangalore, India. Nakatakda ang laban ng Gilas sa alas 6:15 ng gabi para sa pwesto sa finals, bagamat hindi pa alam ang mga kasagupa dahil sa dinaraos na qualification phase ng iba pang koponan. Habang sinusulat ito, makakaharap ng Gilas ang mananalo sa pagitan ng Group A number 3 team ng Thailand at Malaysia ng Group B. Umabante agad sa semis ang Gilas matapos manguna sa Group A sakay ng malinis na 3-0 kartada. Kinaldag ng Gilas ang Thailand ng 65-50, Samoa 66-59 at Maldives 110-28 para sa sweep bago ang semis. Natasang bumandera sa misyon ng Gilas Girls sa gabay ni Coach Pat Aquino, sina Sumaya Sugapong, Christian Yumul, Camille Nolasco at Luna Usar.
Samantala, sa isa pang semis pairing, makakaduelo ng parehong unbeaten na Mongolia ang mananalo sa pagitan ng Samoa at Jordan. Tali ang kampiyon lang ng Division B ang aabante sa Division A at sa pangunan ng powerhouse team na Australia, Japan at China. Nabigo ang Gilas Girls sa naturang misyon sa Under-16 kategori noong Hulyo sa Jordan matapos ang bronze medalist. Yan, finish. Yan po. Ito po isa rin yung magandang balita para naman po sa ating Gilas tungkol po ito kay Brownlee. Tuloy ang hearing ng Senado ukol sa Gilas Pilipinas at ang nakatakdang 2023 FIBA World hosting ng bansa. Kasama sina Gilas Coach Chot Reyes, SBP President Alpan Lillo, PSC Chairman Noli Yala at PBA Commissioner Willie Marshall sa mga iniimbitahang dumalo sa pagpupulong sa Lunes. Hindi ko nakikitang idudot-dot ng mga senador ang kanilang kamay sa pagbubuo ng national team. Ang mas malamang maglabas din sila ng kalungkutan sa mga nagdadaang sadsad ng Gilas kasama na ang pagkakadupila sa Hanoi Sea Games. Pero sa bandang huli, mapopos lang kung paano makakatulong sa pagtatagumpay ang World Cup hosting ng bansa. Pangalan ng bansa ang nakataya at walang Pilipino na nanaisin na mapaya ang Pilipinas. Malaking tulong ang magagawa ng mga mambabatas kung mapapatulin ang naturalization process ni Justin Brownlee upang mapasama sa pool o naturalized players na pwedeng gamitin ng Gilas sa mga parating na qualifiers games bago tuluyang pumasok sa World Cup proper. Nariyan ang November at February windows kung saan hindi available si Jordan Clarkson, swak na option si Brownlee kung mapapabilis ang kanyang naturalization. Approved sa PBA board ang patuloy na pagpapahiram ng mga PBA players sa Gilas. Sa parating na World Cup qualifying windows, limitado nga lamang sa 2 or 3 kupunan ang pwedeng hugutan ni Coach Chot ng players upang hindi malaki ang distraction sa PBA Commissioner's Cup. Kung ako si Coach Chot, itututok ako sa San Miguel, Barangay Ginebra at Tocantex. At kung umubra na nga si Brownlee, patok na Gilas kontra Jordan at Saudi Arabia sa November. Ayan ha, alo kaya sa palagay nyo, mga kakampi, mga kasanggat, kaibigan. Okay, ngayon po ay ganap na alas 2:56 ng hapon. Ayan ha, at medyo muli mo ako ay magbabalik mamaya-maya lang pong sandali. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa bagong milenyo. Millennial Online TV, nakatrotanyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga issue sa gobyerno, mapanukal man o national. Ayan, ang CDC naman po ay naglilikaw, naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na o umano o tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo kasama si Lionel Tobias,
Bali kayo magbigay ng iyong opinion sa bawat issue kanyang tatalakayin. Pagpasok at simulan ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Grabe. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villaros. Ahandugan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo sa unay, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Talong Barangay kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabulutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado natin na dito pala po sa amin ay maayos na ho na. At ang programang talakayin, rubisahin, opinion, palawakin, aksyonan, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Loob na, mga katropa! Ayan, ha? Okay. Siguro, batiin ko po muna. Siyempre, ang ating mga taga-subaybay, ha? Andiyan po muli si Gemma Atok. Good job, press, ha? Ay, tumuhin ka naman minsan sa screen at TV. Ang pogo mo pa naman. Sorry, ate. Wala akong bariya. Maraming salamat, ha? Maraming salamat. Isa po yan sa masipag, ha? Na opisyales at leader din ng namabasa sa Urban Poor sa Barangay Sauyo. At syempre, nandiyan po si Unified Mike Shine Samson. Shout out sa lahat ng mga taga-subaybay sa Millennial Online TV. Ayan, ha? Ayan. Syempre, nandiyan din po si Jocelyn L. Wagan. Ha? Magandang hapon sa iyo, Jocelyn. Hello po. Hello din sa iyo, ha, madam. Yan, siyempre, alam niyo naman talagang nandyan lang po sila sa mga aking mga taga-subaybay po dyan. Kahit hindi ko nababanggit ang mga pangalan, talagang kamusta po kayo dyan. Siyempre, doon sa aking Lupon family sa Barangay Sauyo, sa kasamaan kong mga Lupon, magandang hapon po sa inyo lahat. At happy birthday sa mga nagdadaos po nitong buwan ng birthday na ito, ha. Hindi ko na po babanggitin at alam niyo na po yan, ha. Imbitahan niyo lang po ako kung kulang po kayo ng tagapagtagakain, ha. Andi dito lang ako, always open. Ayan. Okay, siyempre, maraming salamat din po. Ay, gusto ko po na pasalamatan yung security guard na napakabait na talagang tinulungan po ako. Ako'y nasiraan dyan sa may bandang Landmark, sa may EDSA, SM North banda, sa marami sa Trinoma. Nako, tinulungan po ako. Napakabait ng guard. Kung hindi, malamang natawing ako. At ganyan din po, no? Talaga may mga sabi nga nila, may mga good Samaritan pa eh. Meron din naman isang na nag-volunteer na dumadaan na nakabike. Siya po naman ay isa din mekaniko daw at ako'y talagang kanyang tinulungan. Sabalit, syempre may problema talaga mekanikal ang aking sasakyan. At salamat po sa inyo. Hindi ko man po nakuha ang inyong pangalan. Maraming salamat. Ganyan din po sa National Housing Authority na nandiyan dyan po mismo. Na yan, kalapit ng Landmark na yan at ng Trinoma, ha? Sa inyong pag-assist sa akin, yung mga guard po dyan na panghapon at hanggang panggabi. Maraming salamat po sa inyo, sir. At mabuhay po kayo. Hindi po kayo makakalimutan ng inyong kaibigan, kakampi-kasangga at kaibigan at katropa, Brother Rudy Oraa po, ha? Na nagpakilala ko ng mga media, mas lalo pa nila ako in-assist. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, no, sa inyong mga bots, ha? Andiyan dyan kayo, ha? Siyempre, yan, si aking mga Lupon,
Yan si Carol Cruz, ayan, nandiyan dyan, naka-watch. Ha? Maraming salamat, Carol, ha? Ingat-ingat kayo dyan, ha? Ayan, okay? O, sige po, ito po ay napaka, ito pinaka-paborito ko sa lahat na gustong ibalita sa inyo. Ito po yung ating alam, di ba? Ayan. Ngayon ay September, Ajis, ha? 2022. Meron na laman na 112 na araw na natitira sa 2022. September 10, 2014, tinanggihan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Senator Miriam Defensor Santiago na makatambal siya sa 2016 national elections. Ayon kay Duterte, hindi siya nararapat na tumakbo sa pagka-vice presidente bukod pa sa plano niyang pagre-retiro sa politika. Unfortunately, I said, I'm not a good for a national office. And besides, I intend to retire after this term, ani Duterte. September 10, 1939, nagdeklara ng gera sa Germany ang Canada, England, at France. September 10, 1942, pinag-utos ni U.S. President Franklin D. Roosevelt ang pagrelasyon ng gasolina sa publiko bilang bahagi ng pamahalaan sa panahon ng digmaan. September 10, 1976, nagbangga ng British Airways Flight 476 at INEX Charter Airlines sa Zagreb Airport dahil sa kamalian ng air traffic controllers na kinamatay ng 176 na pasahero. September 10, 2000, nakarating sa International Space Station ang Space Shuttle Atlantis Lulan ang 5 US astronaut at 2 Soviet astronaut. September 10, 2002, sumapi sa United Nations ang Switzerland, naging 190th member. September 10, 2007, yumao sa edad na 90 ang Academy Award winning actress na si Jane Weinman, dati siyang asawa ni dating US President Ronald Reagan. September 10, 2012, tinalo ni Serena Williams si Victoria Azarenka sa US Open. September 10, 2013, nirecall ng Toyota Motors Company sa US ang mahigit sa 700,000 sasakyan na kinabibilangan ng Toyota RAV4 at Lexus HS250H dahil sa rusty suspension. Ayan, di ba? Ito naman po, kagilas-gilas o kakaiba rin po. Alam niyo po ba? Alam niyo ba? Misis sa India, nilaso ng isang estudyante dahil kalaban ito ng anak sa pagiging honor sa klase. Isang misis sa Karaikal, Puducherry, India ang lumason sa isang grade 8 student dahil mas mataas ang mga grades nito kumpara sa kanyang anak. Inaresto ang suspect na si Victoria Sahayarani sa pagpaslang sa 13 anyos na batang lalaki na si Bala Manikandan. Ayon sa mga kakilala ng biktima at suspect, si Manikandan Dumano ang pinakamahigpit na kalaban ng anak na ni Victoria sa pagiging honor sa klase. Dahil sa matataas na grades, si Manikandan ang nanguna sa mga grade 8 students ng Servit English School, kaya laging pangalawa lamang sa ranking ng anak ni na babae ni Victoria. Sa investigasyon ng mga pulis, pumunta sa eskwelahan si Victoria ng September 3, 2022, dala ang sword dress na may lason. Nagpanggap siyang kamag-anak ni Manikandan sa gwardya at inutusan niya ito na ihatid sa bata ang sword rings. Muwi ang bata sa kanilang bahay na nagsusuka, kaya dinila ito sa ospital sa kasamaang palad. Hindi kinaya ang mga binigay
nalunas kay Manikandan at namatay ito kinagabihan. Sa tulong ng CCTV, mabilis na alaman na si Victoria ay nagbigay ng soft drinks at agad siyang inaresto. Sabi nito sa mga pulis, ginawa niya ang paglason dahil inggit siya sa mga nakukuhang matataas na grades ni Manikandan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya rin ng pulis si Victoria at inintay na litisin ang kanyang kaso. Ayan, siguro po narinig po niya ng mga ganyang mga balita, no? At talagang sabi natin huwag po sana natin gayahin, ano po, ha? At siyempre, meron po akong gusto rin sanang ibalita sa inyo, no? Talagang ito'y nakakalungkot, no? Dado po sa ating mga kalalakihan, ha? Kasi meron po akong nakausap at may dumulog po sa inyong abang lingkod na talagang masasabi natin sana po ay huwag nating gayahin, ha? Ito po yung usapin, pampamilya, subalit talaga masasabi natin, sana naman, ha, kung tayo po ay lalaki, ha, at tayo gumagawa ng hindi maganda sa ating pamilya, particular sa ating asawa, gantihan naman po natin ang maayos. Hindi po yung tayo na nagluloko, pinahihirapan pa po natin sila, ha. Pinadadama pa natin sa kanila na parang sila pa po ang mali. Yan naman po, siguro naman labag na labag po yan sa karapatang pantao, ha. Kung sino ka man, ha, na napakabait mong lalaki, ha, isa ka pa naman na naglilingkod, serbisyo, ha, sana naman, kumikidlat man, kung tatablan ka man, siguro, isa lang masasabi ko sa'yo, no, magbago ka naman, ha, iba mo yung style mo, ha, hindi yung, ikaw na nangap, parang ikaw pa ang argabyado, ha, huwag ganyan, kawawa naman sila, kaya dapat sa'yo ganito. Iyan, di ba? Yun na po yun, di ba? Pero doon naman sa mga lalaki, ha? Kaya, siyempre naman natin yun, eh, Latin. Yung mga lalaki na good boy naman sa pamilya, sa kabila na kanilang ginagawa, dapat bigyan naman natin sila ng... Okay, ha? Napaka nakakalungkot po talaga na isipin na meron mga ganyang tao, no? Alam niyo po, sa totoo lang, lahat po ng mga babae, nagmamahal naman sa ating mga lalaki. Kaya lang, ayusin naman natin para wala naman tayong nasasaktan. At muli po, siyempre, no? Sabi ko nga, sa ating programa, hindi po pwede naman tayo ay lagi lang nakaupo. Talagang dumating po ang pagkakataon na talagang tayo po ay magpapaalam. Doon po sa aking mga kaibigan, ha? Aking mga kakampi, kasanggat, kaibigan at katropa, lahat po kayo, hindi ko man po kayo nabati sa araw na ito, ay binabati ko pa rin po kayo, ha? Ng isang magandang hapon, siyempre, at ingat-ingat po kayo at huwag po kayong magpapaulan. At ganun din po, ingat-ingat po sa lahat ng bagay, lahat ng pag-iingat ay gawin natin at mabuhay po tayo mapayapa. At muli, isang advance, ha? Merry Christmas po, ha? Berna po tayo ngayon, kaya sana maging happy po tayo, dire-direcho, ha? Para masarap ang pagdating, lalong-lalong na po natin natawag nating Christmas, ha? At muli po, ang inyo pong lingkod, Brother Rudy Ora, ay inyo pong makakapiling sa Sabado, sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ha? Para sa mga masasarap na balita, ha? At syempre, lalo na po doon sa alam nyo ba na hindi po natin naririnig at basta-basta nababasa, ay akin po sa inyong ipararating yan. Diyan lang po kayo at sundan po ninyo ang aking programa at maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po kayong lahat, lalo na po ang sambayan ng Pilipino sa 4K. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot dahil iyon at ibinagpalit ko ngayon minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villalos. Ng tipong bata sa pinag
tunay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and lost. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randel tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilya nyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa bagong milenyo. Millennial Online TV, nakatrata nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga isyu sa gobyerno, mapanukan man o nasyonal. Ayan, ang sigising naman po ay naglulikaw, naghahanda na posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo kasama si Lioli Tobias. Maligay magbigay na iyong opinyon sa bawat isyu kanyang tatarakayin. Pagpasok at simulan ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villaros. Ahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Dalang Barangay kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabulutan. Ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado natin na dito pala po sa amin ay maayos na huna. At ang programang talakayin, revisahin, opinion, palawakin, aksyonan, trawa, mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 4 hanggang alas 6 na umaga, kasama si Rosel Montes. Ang mga politiko, programa na siya ha? Kabila ang kanilang kanan ng pag-ikot. At ang siyempre ay programa niya masilat.
O baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent na sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng bagong milenyo. Nood na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!